lumuhod po ang lahat at darasalin natin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Tumulog tayo sa Panginoon na siya nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Para sa pagpapala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ang karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya, noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip, sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan, at ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng biligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Si awit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos sa sanyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo ang lahat.
at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa may mga loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasihan kay Abel sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito. Ngunit, pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng inyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupaing ito upang lupang matigmak na sa lugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan
at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinumang makakikita sa akin. Hindi, sagot ng Panginoon. Parurusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay kay Cain. At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel. At ito'y tinawag niyang Seth. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsaysaysay. Ang lahat na tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Tumayo po ang lahat. Ikaw, O Hesukristo, ang daan, ang katotohanan at ang buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at nagpasakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Madagang magandang umaga po sa inyong lahat. Bukas, Valentine's na, no? February, buwan ng Feg-ibig. And for sure, ngayon pa lang, lalo na sa mga single, katulad ko, single, naghahanap ng tanda, lahat na ata ng simbahan, pinuntahan na at naghahanap ng tanda. Lord, siya na ba? Lord, sana siya na. Parang wala namang pagkakaiba noong panahon ni Jesus sa panahon ngayon. Yun bang tao ngayon, para maniwala, palaging naghahanap ng tanda. Minsan nga, binabasa natin ang mga tanda ayon dun sa ating kagustuhan. Di po ba? Halimbawa, namatayan ka ng anak or mahal sa buhay, tapos nakakita ka ng paru-paro sa loob ng bahay mo, babasahin mo yon bilang tanda. Ay, dinadalaw tayo. Mga gano'n, no? Minsan, nangangamoy kandila. Binabasa mo yon bilang tanda. Yun bang tayo ay palaging naghahanap ng konkretong bagay para lamang mapatunayan ang isang bagay? Sa ating ebanghelyo, ang mga Pariseo ay naghahanap ng tanda kung si Jesus ba ay talagang galing sa langit. Kung ang taong ito na nakikita nilang naglalakad, nagpapahayag at gumagawa ng himala ay galing sa langit. Bakit? Kasi yung mga Pariseo din na nag-isip na si Jesus ay angkan ni Belzebub o demonyo ang taong ito. Ngayon naman, naghahanap sila ng tanda. Bakit napakahalaga sa mga Pariseo ang tanda? Dahil nga sa sila ay aral sa mga kautusan ni Moses at aral sa kasaysayan ng kanilang pagliligtas, alam nilang ang Diyos ay nagsasalita sa mga tanda or signs. Kaya nga nakita natin doon sa unang pagbasa na nilagyan ng Diyos ng tanda si Cain. Paano ba nagsasalita ang Diyos noong unang panahon? Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng apoy. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng ulap o ng kidlat o kaya naman ay ng hangin o ng kulog. Nagsasalita ang Diyos sa iba't ibang paraan upang makipag-ugnay sa tao. Pero tapos na yun eh. Nagsalita na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng poong Jesus Nazareno. Wala nang iba pang tanda na ibibigay ang Diyos kung hindi ang tanda ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na nagkatawang tao. Kaya nang gumagawa si Jesus ng mga himala, naghahanap pa rin ng tanda ang mga Pariseo. Sabi nga po ni Saint Thomas Aquinas, sa mga naniniwala o sa may mga pananampalataya, wala nang kailangang ipaliwanag. Subalit sa mga hindi naniniwala, walang paliwanag na sapat upang maintindihan. To those who believe, no explanation is needed.
To those who do not, no explanation is enough. Kahit na nga ba matapos ang buong araw kung hindi ka naniniwala sa tanda ng Diyos, hindi ka pa rin makukumbinse na ang Diyos ay naririto at kasama natin. Sabi po ni Pope John the 23rd, we need to understand and to know the signs of times. Kailangan daw po marunong tayong magbasa ng signs of times na ang pananampalataya natin ay palaging nasa ilalim ng pangyayari ng kasalukuyan. Hindi masisira ng anumang sitwasyon ang pananampalataya ng tao kung ito ay nakaugat palagi sa Diyos at sa presensya ng kaniyang pag-ibig at ng kaniyang awa. Sana sa Ebanghelyo ngayon, huwag tayong iwanan ng Diyos dahil tayo lamang ay naghahanap ng tanda. Huwag nating subukan ng Diyos na magbigay ng tanda ng ayon lamang sa ating kagustuhan. Iniwan niya sila. Napakasakit kung ang Diyos iiwanan tayo dahil lamang sa naghahanap pa rin tayo ng tanda at hindi nakakaunawa sa signs of times. Huwag nating ilagay ang Diyos sa limitado nating kaisipan. Huwag nating ilagay ang Diyos sa ating mga maling nararamdaman. Huwag nating ikahon ang Diyos dahil gusto mo lamang makakita ng tanda. Ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang paraan ng buhay at iyon ang kailangan nating matutunan. Tanungin ninyo, bakit kayo nakaupo ngayon? Iyan ay isang tanda ng Diyos na hindi mahalaga kung ano ang meron ka. Hindi mahalaga at hindi makapagliligtas ang mga bagay na ibinibigay mo sa Diyos kung hindi ang bagay na meron ng puso mo at ibinabahagi mo sa iba. Ang buhay mo ngayon ay tanda na galing sa Diyos na patuloy na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay dadaloy sa iyo at sa ating lahat kung bukas ang isip at puso sa tanda ng kaniyang pagmamahal. Huwag na tayong maghanap ng ibang pag-ibig. Kung ano yung malapit sa atin, yun ang tanda ng Diyos. Kung sino ang nasa palibot natin, yun ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Sana ating isipin na ang tunay na tanda ay palaging tumingin sa Poong Jesus Nazareno at iugnay ang puso mo at puso niya, doon mo makikita na sa kalooban ng puso mo, magsasalita ang Diyos at magbibigay ng tunay na tandang hinahanap mo na nakaugat sa awa at pag-ibig niya ngayon hanggang sa kabilang buhay.
pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik-loob. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi, manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik-loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas sa pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gawain naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi
at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapid mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaanang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaanang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain iyong lahat. At sumain rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang tunay na tanda at imahe ng Diyos Ama. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos na ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat
ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ng krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hiniulalhati ka namin.